Boss, sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Ma'am, huwag kayo mag-video. Gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Scammer yan. Gusto niyo bumili doon, huwag na kayo bumili. Hi everyone! Pinag-iingat ng lahat sa pagbili dito sa isang buy and sell na vlogger na si Boy AC Garage. Dahil isang pamilya ang nangarap na bumili ng sasakyan sa kanya. Pero ilang oras pa lang nung umalis sila dun sa Boy AC Garage, ay tumirik na agad ang sasakyang binili nila. At nung binabalik na nila ito, ay katakot-takot ang paninindak ang inabot ng mga bumili ng sasakyan dito kay Boy AC Garage. Pakinggan natin ang video na ito. Boss! Sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Ma'am, tawag kami ngayon. Boss, ayusin mo. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, boss. Ganito lang talaga magsalita. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami, inaabutan din kami nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang, inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic yan, as is yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo, nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinirik sa inyo, pananagutan nyo na, hindi namin tinirik sa inyo na bilhin yan. Tama? Galit pa kasi, di ba? Yung pagbayad namin. Bossing, wala na ako doon. Ah, basta tayo, may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo. As is, where is. Received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Kasi, ano, bossing, ako may binili akong a Ford Ranger, 350,000. Paglabas namin sa kanto, boss, tinirik kami. Pumatok ang makina. Wala kaming nagawa kahit yung pabarangay. Bossing, yun lang, hindi pinapaintindi ko ako sa inyo. Bilang siyempre, matanda na kayo. Alam niyo na yung tama't mali, boss. Ganito na alam, bossing. Kung gusto niyo is tutulungan namin kayo, check yung unit. Siyempre, kung may kailangan palitan ng piyesa, automatic, sa pananagin. Wala kami doon. Yun. Kaya nga, tatawagan ko rin yung mismong owner kasi yan ni consignment lang sa akin. Kasi yung unit na yan. Kasi ang ito namin, boss. Pumunta kami ng shop, boss. Pumunta kami sa shop. Automatically yan, boss. Huwag kayong, kasi di tayo bumibili ng laruan. Automatically, kung nabili niya yan. Pag may, ngayon, kasi hindi naman namin napinilid sa inyo. So ngayon, nang may tutulong namin sa inyo is, kontakin kami kanya, then may kakalari siya mga anito gagawin. Kasi check one in front, tablet, kung bakit nagkagawin niya. Pero kung sakali mo, may kailangan palit ang piyasa. Pananalo tayo. Ma'am, huwag kayo mag-video. Gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Hindi, hindi. Ayaw lang kami. Hindi. Gusto nyo mag-video tayo? Walang problema ko. Hindi, sa amin lang kasi. Ayan, nausap na namin ng maayos. Sir, wait lang. Nag-usap na tayo ng maayos eh. Kasi ma'am, hindi kami manluloko tao. Hindi, oo naman. Ito, nag-usap ko sa inyo ng maayos, bossing. Hindi ako ano eh. Isa-isa lang ang bossing ah. Ito na lang, bossing. Kung tayo kayo yung mekan niya yan, dahil may kailan lang siya mekaniko, pwede kayo mag-usap. Kasi kaya may kailangan palit ang piyesa, kapalitan natin. Kasi ang panya, boss, aming dadalhin doon sa may shop, ang aming inyo na yun. Kahit inyo lang kami ng kunting swan lang doon sa paggawa. Ay, hindi mo pwede yun. Wala akong ganun, boss. Wala akong ganun. At saka ipapunta ka sa boss. Nakintindi mo. Ano, sir, wait lang ha. Tsaka nung nag-test drive kami, ito yung kasabay namin. Wala na po yan, labas na sabi niya, pag tumirik po ba, pwede po bang ibalik? Sabi niya, hindi pwede ibalik pero change unit. Sabi mo, sinabi mo kuya, hindi po ako sinungaling. Hindi po ako nagsisumaling. Nung nag-test drive kayo, kasama ka po noon. Walang ganun, sige lang dyan. Sabi-sabi, no? Wait, bago kami kasi bumili, nagtanong po kasi kami. Ang modelo ng sasakyan, bossing, ha? Pag tumirik po ba? Tsaka ano? Boss, gano'n na lang po, para matapos tayo, hindi po mag-usapan. Pag-check nyo na lang po yung unit, then umalis na po. Ano yun, pag-check po yung unit? Sa inyo yung mekaniko, tapos kami magbabayad? Yung kung may kailangan balitang pyesa, may mekaniko naman kami dito, pipilitin namin, i-check ngayon. Pero kung may kailangan palit ang piyesa, automatically, pananagutan niya yun. Kaya bibili niya, magbabayad niya. Okay? Ganun na lang, i-check niyo kaya kung ano yung problema. Ano yung problema? Pero kung mag-ano po kayo,
nakasabit yung pagbalik nito, sabi niya, minor lang. Parang bago niya, no, na ibabalik niyo yung minor lang. Narinig natin yung nakakainit na ulo na pinagsasabihin nito ni Boy AC Garage. Mag-ingat kayo sa taong ito dahil ang sabi ng mga bumibili sa kanya ay ayaw pumayag ni Boy AC Garage na may mekaniko at hindi siya umaharap dahil alam niyang makikita ng mga mekaniko ang problema sa mga binibenta niyang kotse. Dapat imbestigan itong si Boy AC Garage dahil delikado ang mga binibenta nito. Malakas ang chances na itong binibenta ni Boy AC Garage ay malagay sa aksidente. At sana tignan ito ng mga pulis, barangay at ng korte dahil ang sabi nito ni Boy AC Garage ay hindi naman daw siya papansinin kung lalapit siya dun sa mga pulis at barangay. Ang mali dito kay AC Garage, the moment na lumabas sa kanilang garahe yung kotse, wala na daw silang pananagutan. Kahit kalalabas pa lang ay tumirik na, katulad ng nangyari sa video kanina. Tapos kung gustong ipaayos ng buyer yung kotse, meron naman daw mekaniko itong si Boy AC Garage. At ito pa matindi, ang magbabayad daw ng pyesa at labor na ginawa dun sa kotseng binili, which is sira, yung customer pa, yung buyer. Pero dapat, bago ibinenta yung kotse na yun, is ipinagawa na muna neto ni Boy AC Garage para pagdating nyo sa customer, gawa na yung sasakyan. Dun pa lang isang malaking panluloko na ito at dapat talaga may reklamo itong si Boy AC Garage. Meron pang isang nagre-reklamo na nilagyan daw ng electrical tape ang check engine light para hindi makita ng customer na may sira ang binili ng sasakyan. Ang bata pa nitong si Boy AC Garage, pero kitang kita mo na yung pagiging scammer at manluloko niya sa tao. At ang sabi pa nitong si Boy AC Garage ay ibibenta ba daw nila ang isang sasakyan kung alam nilang aabutin sa customer at ikasisira ng kanilang pangalan. Pero sa ginawa nilang paglalagay ng tape sa check engine light ay sira na talaga yung pangalan nila. Ang masama kasi niyan kapag lumabas ang check engine ay may malaking sira ang makina nito. Kaya kung nasa malayo kayong lugar at inabutan kayo ng bagyo, sabay sira pala yung sasakyan nyo, pwede kayong madisgrasya at maaksidente. May isa pang sinabi itong si Boy AC Garage sa isa sa mga nakabili ng kanyang sasakyan. Dahil tumirik sila pagkabili pa lang ng sasakyan, ay nag-message sila kay Boy AC Garage. At ang sagot nito ni Boy AC, kuha ka ng lighter boss, tindihan mo. Tingnan nyo yung sagot niya. Babala ito sa lahat ng bibili dito kay Boy AC Garage dahil ang lahat ng binibenta niyang sasakyan ay talagang defective. Ang lahat ng ginagawa nitong si Boy AC Garage ay malinaw na isang panluloko. Hindi niya sasabihin kung anong totoong sira ng sasakyan dahil sino nga ba namang sira ulong tao na bibili ng sasakyan kung may maluba itong sira. Sana matignan ito ng LTO, DTI at ng mga polis dahil kitang kita na isang malaking panluloko ang ginagawa ng taong ito. Ingat kayo lahat at sana wala lang mga biktima itong si Boy AC Garage. That's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.